ang pagiging makasalanan ng mga tao sa Sodom. Ika-19 na kabanata. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo." Pero sumagot sila, "Huwag na lang. Doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi." Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo, at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito, dahil mga bisita ko sila, at dapat ko silang protektahan." Pero sinabi ng mga tao, "Dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila." Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito. Pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Pinaalis si Lot sa Sodom. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, "Kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito." Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, "Magmadali kayong umalis dito, dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito." Pero hindi sila naniwala, dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, "Bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito, at umalis kayo agad, dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito, dahil sa sobrang sama ng mga tao rito." Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, "Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay." Pero sumagot si Lot, "Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon, dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon." Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar, dahil maliit ang bayang iyon. Ang paglipol sa Sodom at Gomora. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora.
Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking hurno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Ang pinanggalingan ng mga Moabita at Ammonita. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zoar, lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, "Matanda na ang ating ama, at wala nang ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya, pagkatapos sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya." Kaya ng gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, "Sumiping na ako kagabi sa ating ama, at ngayong gabi muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya." Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Amorita.